ang mabuting balita para sa araw na ito. Isang mapayapang araw, mga masugid na taga-subaybay ng programang ito. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pasalamatan natin ang Diyos sa biyaya ng buhay at kalakasan at sa mga biyayang inilan niya sa atin para sa araw na ito. Nasa ikatlong araw na tayo ng National Bible Week at ikalawang araw naman ng ating Triduum sa pagdiriwang ng pagbabagong loob ni San Pablo Apostol. Maririnig natin sa mabuting balita ang pagbibigay halaga ng Panginoong Hesus sa buhay, kaya pinagaling niya ang isang taong di maigalaw ang kamay sa araw ng Sabat. Pakinggan natin ang kabuuan ng kwento ayon kay San Marcos, Kabanata 3, Talata 1 hanggang 6. Pumasok si Hesus sa sinagoga at naroon ang isang lalaking hindi maigalaw ang kamay at may gusto ring isumbong si Hesus. Kaya nagmasid sila at baka pagalingin siya ni Hesus sa araw ng pahinga. At sinabi naman niya sa taong hindi maigalaw ang kamay, "Tumindig ka sa gitna. Ano ang ipinahihintulot sa araw ng pahinga? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Magligtas ng buhay o pumatay?" Di sila umimik. Kaya tinignan niya silang lahat na nagagalit at nalulungkot dahil sa katigasan ng kanilang puso. At sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga ng tao ang kamay at gumaling ito. Pagkalabas ng mga Pariseo, nakipagtipon sila sa mga kakampi ni Herodes para masiraan nila siya. Magandang araw! Ito si Lilia Antonio na magbabahagi ng pagninilay ngayon. Minsan, sumakit ang aking braso at hindi gaanong maiunat. Ang payo ng doktor, regular at unti-unti ko itong igalaw at iunat kahit medyo masakit para lumakas at manumbalik ang kalusugan. At ganito nga ang naganap. Sa Ebanghelyo ngayon, sabay na galit at lungkot ang nadama ni Hesus sa katigasan ng ulo ng mga tao na hindi natuwa sa pagaling ng kapwa at sa pagiging bulag sa pagkilos ng Diyos sa pamamagitan niya. Nang sabihin niya sa lalaking, "Iunat mo ang iyong kamay," waring inuutusan din niya itong maging bukas palad at matutong makibahagi ng kanyang mga biyaya sa iba. Sa isang pagninilay ni Father Samson ay winika niya, "Mahalagang maitanong kung aling bahagi ng ating buhay ang may espiritual na paralysis. Ang puso ba na hindi makapagpatawad at magmahal? Ang paa ba na walang kakayahang sumunod sa kalooban ng Diyos? Ang mga tinga ba na hindi makarinig sa Diyos at sa kapwa? Ang iyong dila ba na hindi maipahayag ang pagmamahal ng Diyos? Tukuyin mo ang iyong paralysis. Ang pagtukoy ang simula ng pagaling." O Hesus, loobin mong lagi naming maisaisip na anumang munting kabutihang gawin namin sa kapwa, pagmamahal at pagsamba, iyong aming ginagawa. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang ihabili natin sa Panginoon ang bagong taon 2019 at manalig na siyang may likha sa atin ang may ganap na kontrol sa ating buhay at pag-iral sa mundo. Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Paulines Radio.